Welcome sa Tagalog Movie Recap Supreme. Makikilala si Michael, isang hardworking family man, nahihirapang balansehin kung ano ang gagawin sa buhay niya, pera ba at kung ano ang nagpapasaya sa kanya. Isang umaga tinutulungan niya ang kanyang mga anak, sina Ben at Samantha, na buksan ang TV, ngunit mukhang hindi niya mahanap ang tamang remote. Si Old Boyles ay may magarbong universal remote, sabi ni Ben, oo, mabuti para sa kanya. Lumabas si Michael para magtrabaho. Ngunit bago mag-iis sa kanyang pang-araw-araw na pangbibwiset, nagsabi si Kevin O na bago ang sound system ng tatay ko at boss ito. Ang iyong ama ay humihit-hit, reply niya. Sa trabaho nakita niya ang kanyang courtly assistant na si Alice, pwede ba akong umihi? Siya ay tumakbo habang si Michael ay patungo sa isang pulong, kasama ang kanyang boss na si John. Ang mga plano sa arkitektura ni Michael ay sinisiyasat ni Prince Habibi at ng kanyang mga alalay, samantala si Prince Habubo ay hindi payag sa fountain. Si John ay gumawa ng mga readjustment, pagkatapos ay may Japanese deal si John para kay Michael. Ngunit kailangan niya nang gawin ito kaagad, pero may camping trip ako, sabi ni Michael, hindi ba ito makakapaghintay? Sabi ni John, Michael, sila ay Japanese, hindi nga sila makapaghintay na maluto ang kanilang isda, at saka nga pala. Ilang sandali pa ay makikipagkita kami kay Prinsipe HBD para sa inumin. Si Michael ay huling dumating sa swim meet, buti na lang at nakarating siya sa tamang oras para batiin ang kanyang anak. Hindi niya anak yan, ang magulang ng batang lalaki ay galit na nakatingin, ayan ang anak ko. Walang naniwala sa kasinungalingan ni Michael, alam nilang huli na siya. Pagkatapos si Bill humarap ang coach ni Ben, binibigyan niya si Ben ng uri ng atensyon bilang ama. Sa kasamaang palad, masyado siyang busy. Makalipas ang ilang oras, busy pa rin si Michael sa phone, at makikita natin na ang kanyang anak na lalaki ay kumakain ng ice cream. Sa kabutihang palad, ang tatay ni Michael ang bumawi sa kanyang pag-absent, sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga bata ng magic trick. Minsan pag nagugutom ako, kumakain ako ng barya, sagot ng bata, baliw ka ba? Ilang oras pa at bumalik sa bahay, sinabi ni Michael sa kanyang misis na si Donna ang mainit na balita. Sinundan ng argumento si Michael, na kahit anong gawin niya nakaka-disappoint siya sa isang tao. Rungibot si Donna, mabuti, mabuting siguraduhin mong hindi mo nabibwisit ang mga ibang tao. Sige, pabayaan mo lang ako manood ng TV, God dang it. Kailangan ko ng universal remote tulad ng kay O. Doyles. Habang naghahanap ng tindahan, sarado ang lahat maliban sa kama paligan at iba pa. Pumasok siya sa tindahan at pinuntahan ang iba't ibang section. Tumungo siya at natagpuan ang kanyang sarili sa isang madilim na koridor. Sa dulo ay namamalagi ang isang scientist na nagngangalang Morty. Universal remote ba? Nasakin ang bagay para sa iyo. Itinuro siya ni Morty patungo sa isang pinto bago sinabi, guguluhin ko ang mundo mo. Nakita namin na ang pinto ay may label na malayo. Sa loob ay isang napakalaking bodega. Ang dalawa ay gumagawa ng kanilang paraan patungo sa bagong bagay. Binuksan ni Morty ang isang higanteng kahon na naglalaman ng isang item, ang hinahanap-hanap na remote ni Michael. Ipinaliwanag ni Morty na wala pa ito sa system, kaya ibibigay niya kay Michael ng libre. Gusto mo bang kunin ang brief ko o ano? Umalis ka dito, sabi ni Morty. Ang mga good guys kailangan lang ng pahinga minsan. Umuwi si Michael at mukhang magkakasakit. Pagkatapos ay kumuha siya ng biskwit at inilagay sa TV ang kanyang magarbong bagong remote. Hindi nagtagal bumaba ang kanyang asawa upang tanungin siya, pagkatapos mo bang makuha ang malaking promosyon na ito, magkakaroon ka na ba ng oras para sa amin o pareho lang? Itinigil ni Michael ang TV gamit ang remote, ngunit hindi sinasadya. Kuminto ang oras habang naka-freeze si Donna sa kanyang pwesto. Hindi napansin ni Michael ito at siya ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag na kapag siya ay na-promote na, kukuha lang siya ng mga dummies para gawin ang trabaho niya. Pagkatapos ay papasok na si Michael sa trabaho, ngunit ang kanyang aso na si Sundance ay maingay. Sa sobrang galit niya, kinuha niya ang remote at sinubukang babaan ang volume ng aso. Masyado siyang shock para magsalita. Dinala niya si Sundance sa labas para gawin ang kanyang negosyo, ngunit mabilis na nainip si Michael. Kinaumagahan ay nagkita sila ng kaibigan ni Donna na si Janine. Tinutuya niya ang pagmamahalan ni Michael at Donna. Sabi ni Michael ay dapat di mo ginawa kasama ang iyong tatlong magkakaibang asawa. Nagsimulang magwala si Janine at inilabas ni Michael ang handy mute function na remote. Nakakapanood pa siya ng TV habang kunwaring binibigyan niya ng atensyon si Janine. Pagkatapos ng kaguluhan sa umaga, lumabas si Michael,
si Kevin O'Doyle na pinagyayabang ang kanyang cool robot na aso, ang bagay na ito ay mas mahal kaysa sa iyong sasakyan, sinagasaan nito ni Michael at sinabing, ngayon ay hindi na. Pumisita si Michael kay Morty at ipinahayag na alam niya ang nangyayari, okay, nakuha mo na ako, nasa isang prank TV show ako okay, tumawa ka, pagtatama ni Morty kay Michael, hindi, ito ay tunay pa sa totoo, pindutin mo ang menu button, lumalabas, magagamit niya ang menu na ito para tumalon sa kanyang mga alaala, bumalik si Michael sa camping kasama ang kanyang pamilya, pinapanood niya ang isang sulyap ng kanyang anak na nag-iimbita sa mga bata para kumain, ngunit silang lahat ay sumama sa isa pang bata, na ang pamilya ay may magarbong RV, kumakain si Michael kasama ang kanyang pamilya, at inihayag ng kanyang ama ang quarter trick sa unang pagkakataon. Alam na ni Michael sa unang pagkakataon na isa lang itong trick coin para sa kanyang ama, bumalik ang dalawa at tinanong ni Michael kung sino ba talaga si Morty, alam mo kung sino ako, iniwan siya ni Morty na may dalang business card at si Michael ay nagpatuloy sa kanyang lakad. Huminto si Michael at nalaman na nakakuha si Johns ng isa pang malaking proyekto para sa kanya, masamang balita ang dumating sa intercom. Kaka-check-in lang ni Johns galing sa rehab. Mukhang mag-isa lang siya sa biyahe niya sa Hamptons ngayong weekend, si Michael just lang ang solusyon, nakuha ko ang babae para sa iyo na ang pangalan niya ay Janine, sabihin na lang nating susubo niya yan agad, biglang pumasok si Alice na may mahalagang tanong. Umuwi si Michael at nadatnan si Ben na nakikipaglaro sa mayabang na Kevin, pinigilan niya ang oras, inilipat ang kamay pababa, at boom, pagpasok sa kanyang tahanan, nahanap ni Michael si Donna, kung saan kausap niya ang kanyang magulang sa phone. Sumenyas ito sa kanya na masyado siyang busy, ngunit sinabi niya sa kanila na pumunta pa rin paano ko gagawin ang lahat ng project. Si Michael ay lumaktaw sa hapunan at nakitang, pinupuno ni Ben yung mukha niya ng pagkain, si Sundance naman ay binobordayek ang bibe. Si Michael ay patuloy na lumalaktaw hanggang sa bumaba siya sa hagdanan, bumaba si Donna at ipinakita ang resulta ni Sundance, tapos nagtanong siya, kaya mo bang alagaan ang mga bata habang naglilinis ako? Hindi, marami akong ginagawa, nagkaroon ng pagtatalo at mabilis na naghanap ng paraan si Michael, wow! Nalaktawan ko ang isang buong argumento, pinuntahan niya ito at nakita niyang nasa isang chuk-chukan na mood, at ayun na nga, nag-wrestling na. Nasiyahan si Michael, nagsabi si Donna na magpamasahe siya para mainitan siya, kaso dahil tamad ang bida nag-fast forward ulit ito. I didn't want the whole thing to go that fast, pagkatapos ng 3 minutong ehersisyo, naiwang hindi nasisiyahan si Donna. Lumabas si Michael at tumawag kay Morty, paano ka nakarating ng ganun kabilis? Ang dalawa ay nag-uusap sa labas tungkol sa remote na fast forward functionality. Ipinaliwanag iyon ni Morty habang lumalaktaw siya sa oras, ang kanyang katawan ay naiiwan sa autopilot, nagising siyang masaya. Nalaktawan ko ang buong weekend ng pagtatrabaho, naligo na't bihis na ako, maganda sa pakiramdam, daddy, chill. Nag-drive si Michael papunta sa trabaho, ngunit nakatagpo ng isang lalaking flamboyant na kumakanta, ang kanyang susunod na galaw ay alam mo na, fast forward, mabilis niyang pinindot ang slow-mo nung makita niya ang dalawang bundok. Susunod, tingnan natin kung magagawa niyang alisin ang kanyang tanang mabilis, teka hindi yan, si Hulk yan, buti ay bumalik sa dati, natapos mo ba tanong ni boss, sagot niya, oo. Nagpatuloy si John sa pagpupulong tungkol sa gawa niya, sa lugar ng trabaho na inaamin ni John na guilty siya sa panghaharas. Si Michael ay medyo masaya sa iba't ibang mga setting, naging malapad si John, kinagabihan si John at Michael ay may meeting with the Japanese property manager. Nagdahilan sila matapos magkamali si John na sabihin na gusto niyang kainin ang kanilang mga pambansang bayani. Akala ko sina Ichiro at Matsuo ang mga item sa menu, pagkatapos, pinakikinggan ni Michael ang usapan nila, at ginamitan ng remote upang ilipat ang wika sa Ingles, ang mga baliw na Amerikano na ito ay may mga pangit na disenyo, ang gusto lang natin ay i-maximize ang kita, let's get out of here and enjoy America's crowning cultural achievement. Bumalik sila sa mesa at sinabi ni Michael ang kanilang mga iniisip, inibon niya ang kanyang mga plano at sinabi, ngayong nakilala ko na kayo alam ko kung ano ang gusto nyo, magtayo tayo ng mas maraming kwarto, i-maximize ang kita, at pindutin ang TGI Fridays, tumingin si John na may bulat na bulat, gayunpaman, sagot ni Chinese. Yan ang aming gusto, isang tuwang-tuwa na umuwi si Michael na may dalang mga regalo, pinagyabang ng mga bata ang kanilang bagong bike sa harap ni Kevin,
habang si Donna ay nag-e-enjoy sa kanya sa loob. Alam kong may magandang mangyayari ngayon. Narinig ko ang love song natin na tumutugtog kaninang umaga, ang kanta natin, nakalimutan ni Michael, bago maisip ni Donna yon. He paused the time and rewind back to their first kiss, habang tumutugtog sa background ang tinutukoy na kanta, ang malapit ng maging mag-asawa ay nagpapasahan ng mga tala sa isa't isa, mamahalin mo pa ba ako sa umaga? Habang buhay, babe, sila ay nag-kiss, bumalik siya sa kasalukuyan, magkayakap sina Michael at Donna, kinabukasan bumalik siya sa kanyang trabaho, at nakatanggap ng ilang kakilakilabot na balita, hindi pa talaga sila mag-partner. Sinabi ni John na makukuha niya ito pag natapos niya ang lahat ng mga plano para sa deal. Hindi natuwa dito si Michael, pinatigil niya ang oras at saka pinagsasampal ang amo. Biglang sabi, "Wow, sobrang sakit ng ulo ko." Kinagabihan habang patuloy ang isang bagyo, nakipagkita si Michael kay Morty. Pinag-iisipan niyang gamitin ang remote para mag-fast forward kung sa wakas ay nakuha na niya ang promosyon. Nag-usap kami ng ilang buwan dito, bakit hindi? Sabi ni Morty na may reference sa Lucky Charms ang leprechaun, minadali niya ang buong araw para maabot ang palayok na ginto, ngunit nang maabot niya ito sa wakas, isa lamang itong cornflakes, at mahuhulaan mo kung ano ang susunod na mangyayari, at nandito na nga tayo, sa promosyon, mukhang nililigawan ni John si Janine, bati ni Michael sa couple, isang taon na silang mag-asawa, inabot ka ng isang taon para i-promote ako. Umalis na si Michael, iniisip kung ano pa ang namiss niya. Pagkatapos, lumakad ang assistant niyang si Kristen, sino ka? Nasaan si Alice? Mas gusto niya kay Allen ngayon, remember? Nakita namin si Michael sa therapy kasama si Donna. Sinusubukan niyang ipaliwanag na siya ay nasa autopilot, at sila ay nagtalo. Bigla ang remote nag-auto fast forward, ngayon ay nasa bahay siya naghahaponan kasama ang kanyang mga anak. Napansin niyang lumaki na sila at ipinahayag niya kung gaano niya sila na-miss. Gusto niyo manood ng Dragon Tales? I wanna watch CSI, sagot ng kanyang anak. Pagkatapos, nakita ni Michael ang bagong aso. Anong nangyari kay Sundance? Sinabi ni Donna, napatay na at napaiyak siya. Kinagabihan, isang nababagabag na Michael ang tumawag kay Morty. Nagulat siya na nasa bahay niya si Morty, pagkatapos ay ipinaliwanag ni Morty na ang remote ay gumagana ang sarili sa kanyang mga kagustuhan. Tinangka ni Michael na tanggalin ito, ngunit hindi epektibo ang ginawa niya. Kinabukasan sinusubukang iwasan ni Michael ang paglaktaw ng oras, sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng aktibidad na maaaring mag-trigger ng remote. Bandang huli siya ay gumamit ng bisikleta papasok sa trabaho. The worst day after you make partner and you're dressed like that. Who cares who has the better suit? Tayo ay mag-focus kung ano ang matter, ang trabaho. Nawawala ka sa sarili mo at gusto ko yan. Ibinahagi ni John na gusto niyang magretiro sa Morocco kasama si Janine. Gusto niya si Michael ang pumalit. Ang remote ay pumindot. Nag-fast forward sa kanya 10 taon sa hinaharap. Bumangon siya mula sa kama at nalaman na siya ay lumubog sa laki, na parang isang balina. Nasa kanya ang remote at pinindot para dalhin siya sa bahay, kung saan nakita niyang malaki na ang anak niyang si Ben. Napansin ni Michael ang laki niya at nagalit siya habang sinisisi ang kanyang ama. Pagkatapos, bumaba si Samantha at siya din malaki na. Hinanap ni Michael si Donna, bago siya hiknila ni Bill at hinalikan siya, napailing si Michael. Sa sobrang galit hinaila niya si Bill, ngunit pinigilan ito ni Donna habang sinisigawan siya nito. Nagsisimulang mag-beep ang remote, ngunit si Michael ay pinos ng oras bago ito makalaktaw. Lumitaw si Morty at sinabi na gawa ito ni Michael sa kanyang sarili. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Ito ay nagbigay inspirasyon kay Michael na magsulat ng isang tala kay Donna. Binalik niya ang oras ngunit bago niya ito maibigay sa kanya, inatake siya ng mga aso. Makalipas ang 6 na taon, nagising siya sa hospital bed kasama si Donna sa tabi niya, pagkatapos ng insidente sa aso. Umalis si Michael sa kama para matupad ang pangarap niya, biglang lumitaw si Ben, payat siya at nagtatrabaho sa kumpanya ni Michael. Tinanong ni Michael kung paano siya pumayat, at inihayag ni Ben na ito ay sa pamamagitan ng pag-ehersisyo. Iminungkahi ni Michael na magkaroon ng reunion, maaari naming dalhin ang iyong mga lolo't lola. Ang ekspresyon ni Ben ay nagbago sa pagiging seryoso, pinaupo niya si Michael at inabutan siya ng isang basong tubig bago nagbalita, namatay na si Lolo. Napaiyak si Michael at inaalo siya ni Ben, pagkatapos, umalis siya upang bisitahin ang libingan ng kanyang ama,
At desperadong sinusubukang bumalik sa kanyang mga huling sandali, lumitaw si Morty at ipinaalam sa kanya na hindi siya makakapunta doon, kasi, namiss niya ito, sa halip. Bumalik si Michael sa huling pagkakataon na nakita niya ang kanyang ama. Nakita niya sa kanyang opisina na hindi pinapansin si Ben bago pumasok ang kanyang ama. Humiling itong magkaroon ng boys night sina Ben at Michael. Si Michael ay puro trabaho at walang balak. Halika anak, I'll show you how the coin trick works pag sumama ka sa amin. Ngayon lumabas ang ama na umiiyak. Sa kasalukuyan si Michael ay mukhang naiinis sa kanyang pagkilos habang ang kanyang ama ay lumalayo. Pabalik sa libingan, inihayag ni Morty ang kanyang tunay na anyo, isa siyang anghel, anghel ng kamatayan. Bagamat mabilis na napagtanto na hindi siya match sa isang supernatural na tao, siya ay natakot at nagmakaawa sa remote na dalhin siya sa isang lugar na kaaya-aya. Nahanap niya ang kanyang sarili sa isang kasal. Si Michael ay dinala para magbigay ng talumpati at makita si Ben kasama ang kanyang nobya. Wala na si Papa, pero at least maayos pa rin ang nanay niya. Nag-uusap sila. And she pesters Michael for letting Donna go. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, maganda pa rin siya, gaya ng tadhana. Tumunog ang kanta nila, alaala nila sa panahon. Sumayaw sina Donna at Michael, ine-enjoy nila ang moment bago nakita ni Michael si Samantha, at matandang lalaki. Nakita ni Michael ang kanyang kapalaran at narinig, I'll raise you there dad. Sa mga salitang yan nag-collapse si Michael. Inatake sa puso, nagising siya makalipas ang ilang oras. Sina Ben at Samantha ay nakatingin sa kanya. Binanggit ni Ben na kailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon. Sagot ni Michael, magha-honeymoon ka ha? No dad, I actually had a postpone for that. Kailangan kong gumawa ng way sa ilang damage control para sa negosyo. Bumangon si Michael mula sa kama. Inunit ang lahat ng nakakabit sa kanya. Palihim siyang tumatakas, pagkatapos ay lumitaw si Morty at ipinaalala sa kanya na ang mga makinang iyon ay nagpapanatili sa kanya na buhay, sabi ni Michael. Kailangan kong kausapin ang aking anak at pagkatapos ay lumabas ng ospital ngunit ang kanyang mga anak ay halos wala na, tumakbo siya kahit malakas ang ulan bago bumagsak, nakita siya ni Ben at kasama pang iba. Sa mga huling sandali ni Michaels, ipinaalala niya kay Ben na unahin ang pamilya. Pagkatapos ay binigyan ni Michael si Bill ng middle finger. Pagkatapos ay inabot niya kay Donna ang isang note na isinulat niya ng ilang taon. Nagbabasa siya, mamahalin mo pa ba ako sa umaga? Tumulo ang luha sa kanyang mukha habang tumutugon, magpakailanman babe, oo umiiyak tayong lahat sa part na ito. Si Michael ay pumanaw nitong gabi, napapaligiran ng kanyang mapagmahal na pamilya. Biro lang, walang pakundangan na nagising si Michael sa kama dahil winake up siya ng trabahador. At nagsabing hindi ka dapat natutulog sa mga kama, alam mo. Puno ng saya sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay. Binuhat ni Michael ang lalaki bago napunta sa kanyang tahanan, ginigising niya ang buong pamilya niya sa kanagkukunwaring nagtatrabaho, habang bumababa ang galit na asawa, hindi mo ba nakikitang busy ako Donna? Kailangan kong patuloy na magtrabaho upang makabuo ng mga ideya para sa lahat ng ating mga aktibidad sa paglalakbay sa camping na ito. Napaisip si Donna ng isang segundo, pero hindi nagtagal ay natauhan siya sa sinabi ni Michael. Bumaba ang mga bata at ibinahagi niya ang magandang balita habang nakatingin si Donna na may kagalakan. Bago matapos ang pelikula, sinubok ni Morty si Michael sa huling pagkakataon. Iniwan ang remote sa kusina niya, ang hinagis niya ito.